Antorni G's channel, your home of food and travel. We're having coffee at the airport now. Good thing, abot naman po kami before the flight boarding. Nandito na po kami sa boarding gate. Again, pabalik, DIY transfer po tayo para mas makatipid. Good morning everyone! Medyo madilim pa. Maaga kasi yung flight natin kaya kailangan makaalis tayo agad. Dito po nakasakay tayo ng e-trike papuntang port. Port ng Katiklan. So ihatid po kami ni Kuya hanggang jetty port. Ito po, ang flight namin is 7 in the morning. Umalis kami ng hotel mga 4:40. Maulan-ulan po, pero buti na lang hindi ganun kalakas. So, wala namang problema paglabas ng hotel. Konting lakad lang hanggang dun sa highway. Actually, hindi kami nakaabot ng highway. May mga e-trikes na po. So, hindi kayo magkakaproblema naman sa service dahil maraming nakitang trikes sa highway. So, laging merong available na transportation. Kuya, ilang minutes po ang biyahe papuntang port? Sa Bangka po. Hindi, dito po. Itong sakay natin, ilang minutes to? 20 minutes din? Okay. 20 minutes papuntang port galing sa mga hotels. Nandito na po tayo sa port. Nakarating na po tayo. Bibili na po tayo ng ticket para sa boat. Babayad po muna tayo ng chance po natin. Balik na po tayo dito sa port. Ito po ang entrance. Babayad po tayo dito. 100. Dalawang boat, 50 pesos isa. So, we're paying 100 pesos for the boat fee. So, magbabayad po tayo dito ng terminal fee. It's 150 pesos each. So, meron na tayong boat ticket. Terminal fee na lang. So, we will pay 300 pesos. So, ang isang tao, magbabayad ng 150 pesos for terminal fee and 50 pesos for boat ticket. So, 200 pesos na lang ang gagastosin natin. And then, a while ago, nag-trike tayo na 100 pesos. So, 50 each. Magbaboard na po tayo. Pasok na. So, lakad lang po hanggang dun sa daungan ng fast track hanggang dun sa pag-dock ng boat. So, yung tickets natin, ipapalit lang natin ng ating seat number para malaman din natin kung ano yung sasakyan natin na boat. So, nakasulat dito, nakatype dito ang pangalan ng ating boat at ang seat number. So, we will be using MB Charlotte 1. Seat number namin, 28 and 27. So, lalabas tayo. Kapag minsan maraming naka-park dyan na mga boats, hanapin lang tong ating boat name. Minsan nakakalito madami. Tingnan nyo na lang yung pangalan. So, this time it's MB Charlotte. Charlotte 1. Siya yung hahanapin natin. So, ito rin naman yung dinaanan natin pagdating natin. Although, noon, maliwanag maraming tao. Ngayon, medyo madilim pa. So, nag-aantay na lang po tayo na mapuno itong fast track na boat. So, we're leaving from Tagban Airport. Tagban Port, I mean. So, dalawa po yung ports. Tagban Port at Tagbisaan Port. So, kapag malakas ang alon dito sa Tagban Airport, they use the other side, yung Tagbisaan. Habagat daw kasi dito, malakas ang alon pag minsan. Okay, we're getting ready. Kapag puno na po itong boat, we're leaving na for the airport, for Katiklan Airport. So, medyo nakakalula kasi maalon. So, yun lang. Dun sa mga mahilohin, kailangan uminom ng gamot na anti-hilo. Ayan, paalis na po tayo ng port. Kinokolekta na po yung mga numbers, seat numbers, yung mga maliliit na cards na binigay sa atin.
ibabalik sa kanila yan. Yung seat numbers, abot lang. Before we leave. So ngayon, pupunta na po tayo sa tricycle. Sakayan po ng tricycle para makarating tayo hanggang airport. Lakad po muna. Sakay na po na tayo ng tricycle papunta pong Katiglan Airport. So yung mga papuntang Kalibo, dito sila sa mga vans. Tayo po tricycle lang hanggang Katiglan. Galing po dito sa tricycle, support pala, 1 minute lang papunta dito sa airport. Malapit lang po siya kasi. Pero ganun pa rin yung bayad, 50 pesos isa. Pero actually, kung gusto mo siyang lakarin, pwede naman. Ito lang yata siya yun. Halos katabi lang. Dito sa tapat ng airport, kung gusto na mga last minute pagbili ng pasalubungan. So ito po, pila, pasok sa loob. So reminders po, pagbalik po sa airport, i-ready na po ang IDs, tsaka po itinerary, or boarding pass kung ako online check-in na. And then kung medyo nasanay po tayo na wala ng mask sa Boracay, dito po sa airport kailangan mag-mask ulit. So dito po, security check, baggage check po, initial x-ray po yung una. So nasa departure wing A tayo, Cebu Pacific and AirAsia. So after po nating mag-x-ray, pupunta na po tayo sa check-in counter. So simple lang naman yung counters nila. Magkatabi ang Cebu Pacific tsaka AirAsia dito. So dito i-check-in ang bag at saka kukunin ang boarding pass. So in our case, nakapag-online check-in na po tayo. Kasi you can do it 7 days before the flight and 3 hours prior to departure flight sa Cebu Pacific. After ng x-ray, pwede na po tayong dumiretso sa boarding gate. Ipapakita na lang natin ang ating e-boarding pass dito sa guard, dun sa dadaanan natin dyan mamaya. So we're just waiting for Papa kasi mahaba yung pila dun sa x-ray for boys. Ito na siya. Inaantay ko lang siyang makalabas. Diretso na kami sa boarding gate. So tingnan lang dito sa monitor kung anong gate number natin. So tayo, we're leaving at 7:20. We're using gate number 4 and we're departing on time. So 7:20, maaga pa naman. Almost 6 pa lang. Ito pala yung earliest flight eh. Oh. So Cebu Pacific, Air Asia, Philippine Airlines, and Royal Air. Ayun, may Royal Air. Yan ang mamaya ang sasakyan nila ba to. So very convenient talaga po ang online check-in, diriin mo, oh. It will save you much time. Ah, mas maganda talaga, wala ka ng dalang bagahe para wala ka ng i-check-in dyan sa counter. So eto na po, diretso na tayo sa boarding gate. We go to the boarding gate, we're using gate 4. So gates 3 and 4 dito sa loob. Ayan po ang way, papasok sa loob. So dito po, dito na lang kami tatambay, maaga pa, better po yung mas maaga kaysa malate, hindi natin alam kung ano magiging delay later on. So simple lang naman yung airport nila, maliit lang po. Hindi ganun ka-complicated, pero please be careful dahil ang mga flights to Boracay, to Katiklan, ang dami po. So it gets really crowded, mahirap na po na hindi ka makarating dito ng maaga. So another x-ray, final check here.
After po natin ang final security check, dito po may comfort room. And then, ito na po yung boarding gate. Inabot po kami ng 1 hour 30 minutes mula hotel hanggang boarding gate. Ang breakdown po ng gastos natin, 50 pesos sa tricycle, 150 pesos sa terminal fee, 50 pesos sa boat fee, and another 50 pesos sa tricycle. So ang total po na nagastos natin pabalik sa Katiklan Airport is 300 pesos, wala na po baling environmental fee. Tapos yung tricycle po, kung special po siya, 100 pesos po isang biyahe kung kayo lang po yung laman ng tricycle. Until here mga kaji, have a safe trip po. I hope to see you again in Boracay. Please make sure to subscribe to my channel. Marami pa po tayong vlogs na gagawin about Boracay and other parts of the Philippines and the world. Thank you everyone!